Hey, what's up mga bro? Bago pa man makarating sa NBA, itong si Michael Porter Jr., kinumpara na agad siya sa isang Kevin Durant. Well, bakit nga naman hindi mga bro? Isang 6'10 forward na may galawang pangwardya, kaya nitong magdala ng bola, athletic na forward, at higit sa lahat matinik din pagdating sa tres. Kaso bago pa man magumpisa ang season, nagkaroon siya ng isang matinding injury sa likod, dahilan ng hindi niya paglaro ng isang buong season para sa Denver. Akala ng lahat magiging bas na itong pag-pick ng Denver sa kanya, kaso unti-unti niyang binalik yung pangalan niya sa NBA mga bro. Sa pagbalik niya last season, nakapag-average siya ng 9.3 points at 4.7 rebounds per game while shooting 51% pagdating sa field at 42% naman pagdating sa labas. So kahit papano, decenting numero pa rin yan para sa isang player nakakagaling lang sa isang season-ending injury. Naging malaking parte nga din siya sa naging run ng Denver noon last year sa playoffs, kung saan mas mataas pa nga yung naging average niya kumpara sa regular season, kung saan nakapagdala naman siya dyan ng 11.4 points at 6.7 rebounds per game while shooting 48% from the field. Nagkaroon din naman siya ng ilang mga highlights dyan tulad ng pag-score niya ng 28 points sa game 2 ng first round kontra sa Utah Jazz at isang matinding posterized dunk sa noong 6th man of the year na si Montrezl Harrell. So yan si MPJ last season mga bro. Paano naman ngayong season? Well, so far sa loob ng 40 games niya ngayong season, nag-a-average siya ng 16.9 points, 7.5 rebounds at 1 assist per game. Tumaas din yung kanyang percent pagdating sa field at sa tres mga bro, kung saan meron siyang 54% from the field at 45% naman pagdating sa tres. So yung 40 games niya last season halos dumoble yung naging average mga bro. Take note, pangalawang season niya pa lang to and yet, grabe yung pagtaas ng average niya at wala sa inyong nakakapansin yan. At siya na din ang third leading scorer ng Denver Nuggets ngayong season. Well, ang gusto ko lang naman sabihin dito mga bro, mas nakakatakot ngayon ng Denver Nuggets. Kung yung ginawa nila last playoff sa bubble, yung matinding comeback nila sa Utah Jazz at Clippers, mas matindi at mas pinalakas pa na Denver Nuggets ang papasok ngayon sa playoffs. Lalo na't may solid nang pumalit sa pwestong nawala ni Jeremy Grant. Tapos nasa MVP level pa, etong si Nikola Jokic, kung saan nag-a-average siya ng 26.4 points, 10.9 rebounds at 8.6 assists per game. Hindi pa kasama dyan yung 1.5 steals per game niya mga bro. Ang lakas diba? Tapos may isa pang alimaw sa kanila na alam naman natin na sobrang delikado pagdating sa playoffs. Walang iba kundi etong si Jamal Murray. So sa lineup na to ng Denver, pwede kong sabihin na ito na ang pinaka-balancing team ngayon sa NBA. Panigurado marami naman sa inyo ang sasang-ayon sa sinabi ko. Hindi tulad ng ibang teams na grabe yung talent na meron. Well, hindi ko naman sinasabi na easy finals na to para sa kanila. Dahil dadaan muna o na naman sila sa butas ng karayom. Lalo na't marami pa ding delikadong teams ngayon sa West like Utah Jazz, Clippers, Phoenix Suns, Lakers at marami pang iba. Pero ang sinasabi ko lang naman ay humanda pa rin yung ibang team sa kanila. Dahil hindi natin alam na baka sila yung maging Miami Heat sa West na ginulat ng lahat nung makarating ng NBA Finals. Well, who knows, di ba? Bilog ang bola. Hindi ako Denver Nuggets fans mga bro, pero gusto ko din tutukan ng team na to. Walang gaanong all-star pero punong-puno pa rin ng mga talents. At higit sa lahat, well-balanced ang team. So yan lang para sa masasabi ko sa team ngayon ng Denver Nuggets. Pero ikaw, anong masasabi mo sa kanila? Hanggang saan kaya ang itatagal nila sa playoffs? Well, mag-komento lang ng sarili mong opinion sa ibaba at pag-uusapan natin yan. So maraming salamat sa panonood mga bro. Peace bro!